Matapos makapaghiganti kay Michael Serapa noong nakaraang taon ng Disyembre, Jeff Horn muling sasampa sa ibabaw ng boxing ring. Ang pagkakapanalo ni Jeff Horn via majority decision kontra kay Michael Serapa ay siyang naging susi upang maikasa ang bakbakan sa pagitan ni Jeff Horn at Team Chu. Sa mga amigos po nating hindi nakakaalam, ito pong si Team Chu ay anak ng dating undisputed junior welterweight champion na si Costa Chu. At isa sa mga hindi malilimutang laban nitong si Costa Chu, mga amigos, ay nang pabagsakin ito ang boksingerong nagpahirap dati kay Floyd Mayweather Jr. na si Sab Super Judah. Gustong sundan ng yapak ng ama, ito pong si Team Chu, mga amigos, ay may kartada 15 wins, no losses, no draws with 11 knockouts. Matatanda ang itinakda ang bakbakang ito, mga amigos, noong 22 ng Abril. Ngunit dahil sa pagkalat ng COVID-19, ito po ay nakansela. Matapos ang ilang buwang negosasyon, sa wakas ay matutuloy na po ang bakbakang Jeff Horn at Team Chu. Ito po ay nakatakdang ganapin sa 26 ng Agosto at hindi po ito katulad ng mga laban ng Top Rank at UFC na closed door, sapagkat ang pagdarausan po ng laban ay ang Queensland Country Bank Stadium ay pinayagan po ng kanilang gobyerno na magpapasok ng mga manonood. Ngunit 50% lamang ng kapasidad ng stadium ang siyang pahihintulutan. Ayon sa promoter ni Jeff Horn na si Dean Lonergan, kayang mag-okupa ng hanggang 32,000 katao o 32,000 ng Queensland Country Bank Stadium. Ibig sabihin po niya, mga amigo, 50% ng 32,000 ay maaari nilang papasukin upang manood ng laban. Ayon kay Team Chu, mga amigos, ang pakikipagsagupa kay Jeff Horn ay isa lamang stepping stone. Jeff Horn's a stepping stone. This is just the start. I need a big start for the rest of my career, and this is a high level fight with a lot of attention. There's a lot of media attention. I'm not focused on that. I'm focused on my fighting. Ayon naman sa dating WBO World Welterweight Champion na tumalo sa ating pambansang kamao, nakikita niya ang laban na isa na namang oportunidad upang patunayan na mali ang kanyang mga kritiko. A lot of people have turned their backs. They might be sick of seeing my face or hearing my voice or something. I've done something, I guess. Maybe if you're on top for too long, people get sick of you and want to see a new face. I guess Team's that new face. A lot of my fans have turned against me and are wanting Team Chu to win. Heto po ang tale of the tape ng dalawang mandirigma, mga amigos. At kung kanino kayo kakampi, comment down below lang po, alright? So hanggang dito na lamang po muna tayo. Maraming maraming salamat sa mga tumutok. Hanggang sa muli. Adios amigos. Walang preno, baby.